sa mga umaga mga kaprobinsyano, so ngayon ang gagawin po natin ngayon ay mag-ihaw tayo ng isda. So ito po yung isda natin. Mulmul o sa English way is parrot fish. So ito po yun. At saka mayroon din tayong bangus. So ang gagawin natin ngayon mga kaprobinsyano, linisin muna natin ito. Kahit na kaiba? Kaliskis ng isda. Parang mga kuko. Ang laki. So ganda ng kulay ng ating isda. So first time ko pong mag-ihaw ng ganitong isda. Tinatawag na parrot fish. Sigaan lang ito mga kaprobinsyano dahil hindi talaga madaling linisin. Medyo dikit-dikit yung mga kaliskis niya. So after 5 minutes na paglilinis natin, so ito na yung mga isda natin ngayon. So linis na po sila. So malinis na po ito. Tsaka ito yung mga sangkap natin. So lagyan lang po natin. Ito po yung sibuyas dahunan. So bawat isa lagyan po natin sila. So instead of tangad or tanglad, so ang gagamitin natin ngayon is itong bawing. Lagay lang po natin siya sa loob. Iling labuyo. Lagay natin sa loob. Ito yung mga sangkap natin ngayon. So lagyan lang po natin sila ng kunting kamatis. Saka mayroon din tayong luya rito. Lagyan natin siya. Next naman natin yung pulang sibuyas. Kasi hindi natin makalimutan, mayroon tayong pamintang durog. So ito po yun. So lagyan mo natin siya sa loob. Probinsya style lang itong mga ginagawa ko mga kaprobinsya. Hindi talaga ito yung nasa mga restaurant na nakikita nyo. So ito yung gamit natin instead of magic syrup. So gamit natin is ajinomoto. So lagyan na natin siya ng kunti sa loob. Kunti lang kasi masama pag marami. Lahat talaga ng sobra ay masama sa katawan. Lagyan natin siya ng kunting asin. Lagyan natin siya ng ating foil. So ito, lagyan natin siya ng dahon na saging. Idea na ito is nakuha ko po kay Richard Gomez sa kanyang YouTube channel. So ganito po yung ginamit niya, dahon na saging, para mas mabango talaga yung inihaw natin na isda. So hindi siya kasi pag ganun. Dapat talaga ganun yung pagbalot natin. Kasi lang yung sakto-sakto lang yung isang foil na binili natin. Kasi lang sa dalawang isda. Okay mga kaprobinsyano, ready na to. Hinihintay po natin mga kaprobinsya na maluto yung ating isda. So mag-prepare muna tayo ng ating sawsawan. So grabe, sarap nito mga kaprobinsya. So ito po yung ating kamatis. Lagay na muna natin sa ating maliit na bowl.
Ayun. Of course, mga katulbinsya, malinis yung kamay natin na. Naghugas tayo kahapon. Nilinis din natin to kahapon. Probinsya ang gawain to. Hindi ito mga ano, pangsosyalan. So ito naman yung ating limon. So linisin muna natin. So ito po yun. Hatiin muna natin. So mamaya na natin ito ilagay. Bango pa lang. Ulam na. So ito naman yung sili natin. Chop muna natin itong sili natin. So tingnan yung mga kaprobinsya, medyo marami yung sili natin kasi hindi ito masyadong maanghang. Ito po siya. So lagay naman natin sa ating maliit na bawal. Lagay natin yung ating tuyo. So dato puti. Suka ng niyog. Lagyan naman natin ng kunti lang. Okay. So ngayon, lagyan na natin ng ating limoncito, yung maliit na baungon. Yung maliit na baungon. So, pigain muna natin siya. Ito. Sawsawan pa lang, ulam na. So, ito po yun ang ating sawsawan. Tingnan yung mga kaprobinsya, sarap niya. Labe. Update lang po tayo. So nasa pangatlong ikot na po itong isda natin. So ngayon, balik na rin po natin siya. So pang-apat na to, pang-apat na ikot na to. Sa nakikita ko ngayon, lumalabas talaga yung bango niya. Ka-epektibo talaga yung dahon ng saging at saka bawing na nilagay natin kanina sa loob ng ating isda. So, dahil kahit hindi pa siya binubuksan, yung aroma ng dahon ng saging at saka bawing ay nalalangap natin at sobrang napakabango niya talaga. Yun mga kaprobinsya, so nasa pang-anim na ikot na ito at sa tingin ko luto na to kasi wala nang lumalabas na mga oil niya at saka ano na, napakabango na niya. So, tirahin na natin ito mga kaprobinsya. Ito na po yung ating isda. Ito na yung tirahon. So, buksan sa natin yung ating parrot fish. Oops! Napaka-init niya. So kaprobinsya, ito na yung isda natin, yung ating parrot fish or mulmul. So nawala yung balat niya kasi dumikit sa puwil, pero napakabango niya. So bango pa lang, sarap na. So ngayon, haba na to. So malinis natin kamay at saka huwag natin kalimutan nga mag-pray. Lord, thank you this food, Lord. Hope na makatay ni kayo ang sumang palawas. In Jesus name pray. Amen. So haba na! So napakalambot ng laman ng isda mga kaprobinsya. So ito po yun. So sawsaw lang po natin sa ating sawsawan. Ha?
siyempre meron din tayong kunting kanin. Kunti lang kasi nagda-diet tayo. Kuha pa tayo isa. Yung laman niya mga kaprobinsya, oh. Sarap ng laman niya. Mas lalo na isasaw nito sa ating sasawan na mga hangga. Hindi ko muna binuksan itong ating bangus kasi lagi naman akong kumakain ito. So ito, bago po sa akin. Kaya ito po yung pinili ko na buksan at kainin. Napakainit. Tubos. Sarap. Grabe daw lang sa probinsya. Meron din tayong ano, pepino. So ito po yun. Iba talaga yung laman ng mulmul or parotis mga kaprobinsya. So ibang iba sa mga ibang isda. So ngayon ko lang ito natikman talaga. Sobrang napakasarap. Yung mga lamas na nilagay natin, ito po yun. So, pwede na itong kainin itong lamas na ito. So, ito yung pepino natin. Tapi sarap. Siapa? Ito naman yung ating watermelon. Kumakain talaga ako ng ano, seeds niya, kaya hindi ko na kukunin yung seeds niya. So bago natin maubos yung isda natin at saka kanin, so shout out muna tayo. So shout out muna kay Elin Abellanosa. So shout out sa iyo Elin Abellanosa. Yun siya. So sa sunod natin na mga video, hope na abangan nyo kasi magluluto naman tayo ng iba't ibang luto. So hindi lang sida, kundi marami pa tayong gusto ng lutuin. So hope huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, pinutin yung notification bell para maging updated kayo sa mga sunod natin ng mga videos.